may free time kayo, you can check my Facebook page, Seaman International. Tapos dito, pwede nyo rin ako i-chat ko or gusto nyo magpa-share ng mga Seaman and Tech-related topics dahil Seaman Tech ang channel natin. Tapos, dito rin ako nagpo-post ng updates ko sa YouTube channel ko. So, kung mag-upload ako ng panibago, makikita nyo nandito yan sa Seaman International, guys. So, maraming salamat sa time nyo. What's up mga ka-Seaman Tech? Welcome back to my vlog. Ngayong araw ay nandito kami sa hotel sa Kobe, Japan. Tapos yun si ano namin, first engineer namin is yung laptop niya mabagal daw. So dahil naka-hard drive. Tapos sinuggest ko na mag SSD siya, no, upgrade. Tapos ito yung napili, yung HIK Vision E100. Ayan, sa bali 512 lang, yung 1TB yung dati niyang storage, pero hindi naman niya masyadong ginagamit. Kaya okay lang yung 512. So ito na lang yung binili namin. Tapos ngayon, currently cloning pa. Gamit ko yung Macrium Reflect. Cloning pa tayo ngayon ng drive. So, mga approximately 1 hour to, no? 1 to 2 hours. Ayan. Tapos mamaya, tuturo ko kayo sa pagbaklas nitong Asus na to. Ang laptop na to is Asus X540U. Ayan. So, i-upgrade natin yan. Tapos magte-testing tayo ng boot times, no? Dahil yung hard drive niya sobrang bagal, parang abot ng 2 to 3 minutes bago mag-okay siya magamit, no? Kaya ngayon SSD tayo, mga less than 1 minute ready to use. Nag-fail yung unang cloning gamit yung Macrium Reflect. So parang dun sa dati kong client, no, nag-fail siya. Kaya ang gamit ko ngayon is yung EOMA. Itong EOMA back upper. Yan, Technician Plus Edition yung sa akin. Yan, so buti dala ko rin yung license nung ano ko, EOMA ko. Kaya na-install natin. Tapos update ko na kayo mamaya pag okay na yung cloning. Tapos na ngayon guys, mag-clone. Bali, baklasin na natin ito yung kabit na sulok.
Ito na yung hard drive. Bali, palitan lang natin ito, guys. Swap lang natin yan dito. May apat yan na screw. Palitan lang. Nakabit na natin yung apat na SSD. Tapos linisin na lang natin. Sabay linis na lang. Ting brush rin na. Ang madumi yung loob. Pa kinabit yung screw dahil para sure na working talaga siya. Tingnan natin yung load agad ng SSD. Naka-open lang. 100% this usage. Yan yun. CPU rin. Almost 25. Tingnan natin yung naka-open tayo agad. Shutdown lang natin, tapos kabit natin yung screw. SSD na yan, yung 512 gig. Tapos, subukan natin mag-open agad ng ROM.
maka-boot up lang, okay. Mabilis na siya. So yung dating ano, dating 2 to 3 minutes na bago mo magamit yung laptop mo pag nag-boot siya sa Windows, ngayon mga roughly 30 seconds na lang, di ba? Tapos magagamit mo na siya agad. Tingnan niyo yung in disk usage niya, no? Kaka-boot lang yan, nasa 20%, yan, no? 7% lang bumabag sa. Hindi na siya tulad nung dati na nagahang pag mag-open ka ng apps. No? Mabilis na siya. Kahit anong buksan mo, mabilis na. Yan yung Teams. Ito, ginagamit to ni Sir. Teams. Nag-hang na yung Edge. Yan, yan, yan. Ay, YouTube. Yung pala guys, yung nakuha nating hard drive na 1TB dito sa laptop, kung naisip nyo na baka itapon na lang, sayang, huwag nyo itapon kasi sayang to. Pwede nyo pa siya bilhan ng enclosure. Yung specific enclosure sa mga laptop na hard drive is 2.5 inch enclosure para maging external hard drive siya. So magamit mo pa siya, lagyan mo ng mga files, mga movies, ganun, kaysa itapon nyo siya. Doon na nagtatapos ang ating vlog at sana nagustuhan nyo ang vlog ko, dahil lagi naman ako nagtuturo kung ano ang mga dapat gawin sa mga ganitong laptop na kahit sabihin nyong mapabago o mapaluma, kung hindi nyo sayang ba na kaysa itapon nyo, kung nababagalan lang kayo dahil naka hard drive siya, pwede nyo siya i-upgrade sa SSD. Sundan nyo lang yung mga video ko, so tingnan nyo yung channel ko, dahil marami akong ginawa ng client na ganito, yung mga laptop nila saka computer nila na naka hard drive lang, in-upgrade sa SSD para nilipat namin doon yung Windows para mabilis. Yun, para hindi rin sayang yung oras nyo saka yung kuryente nyo, mabilis nyo agad magagamit yung computer or laptop nyo. So yun lang yun guys, at please like, share, subscribe at maraming salamat.